Isang magandang hapon po sa lahat ng nakatutok sa aming virtual presser ngayong hapon na ito. Narito po muli kami upang magbigay ng ulat hinggil sa SAP. Ngayong hapon, makakasama natin si DSWD Undersecretary Rene Glenn Pahe. Magandang hapon po sa inyo, Yusek. Magandang hapon, Director Irene. At sa lahat na ating mga kababayan na nanonood ng ating programa, magandang hapon din. Ayon po sa ulat sa ika-25 ng Agosto, halos 80 billion pesos na ang naipamahagi ng DSWD sa pamamagitan ng manual at digital payouts sa halos 13.4 million na mga pamilyang benepisaryo ng Social Amelioration Program. Kabilang dito, ang mahigit 1.3 million na benepisaryo ng 4Ps, halos 5.8 million na low-income non-4Ps na mga pamilya, 3.2 million na mga waitlisted non-4Ps na mga pamilya sa buong bansa, at mahigit 1.7 million na mga waitlisted na mga pamilya mula sa mga ECQ areas. Dagdag pa dito ang 150,695 na mga TNVS at PUB drivers sa buong bansa at 33,336 na mga driver mula sa mga ECQ areas. Sa ngayon ay patuloy ang ating ginagawang pamamahagi ng ayuda sa lahat ng mga natitirang benepisaryo ng SAP. Maliban po sa ating Social Amelioration Program, patuloy po ang DSWD sa implementasyon ng iba't ibang mga programa nito. Nakapagbigay tayo ng tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o yung tinatawag natin na AIX sa 352,729 na mga kliyente. Ang kabuang halaga nito ay mahigit 1.5 billion pesos. Kabilang sa mga tulong na ito, ang medical, food, transportation at burial assistance at iba pang support services para sa ating mga nangangailangang kababayan. Samantala, mahigit 2.8 million na mga indigent senior citizens ang nakatanggap ng kanilang pension sa ilalim ng Social Pension for Indigent Senior Citizens Program ng DSWD. Ito po ay nagkakahalaga sa 8.4 billion pesos. Bukod dito, ang DSWD ay patuloy na namamahagi ng family food packs sa mga lokal na pamahalaan upang tulungan silang matugunan ang pangangailangan sa pagkain ng kani-kanilang mga nasasakupan. Sa kasalukuyan ay nakapagpahatid na ang ahensya ng halos 1.7 million na family food packs at iba pang food and non-food items na nagkakahalaga ng mahigit na 822 million pesos sa mga lokal na pamahalaan sa buong kapuluan. Samantala, mahigit 1.7 million na mga bata ang ating napagsilbihan sa ilalim ng implementasyon ng supplementary feeding programs. At sa kabuuan, ito ay nagkakahalaga ng mahigit 2.8 billion pesos. Napagsilbihan din ng DSWD ang 110,187 na mga returning overseas Filipinos sa pamamagitan ng ating mga help desk sa NAIA terminals. Mayroon din tayong 313 repatriated OFWs mula sa China, Lebanon, Iran, Iraq at Malaysia na nabigyan ng tulong pinansyal na may kabuuang halaga sa mahigit 1.3 million pesos. Maraming salamat po, Yusek Pahe, sa inyo pong ulat. Ngayon naman po, sasagutin na natin ang ilang mga katanungan. Unang katanungan, Yusek, nung nakarang linggo ay binigyan ng DSWD ng deadline ang mga local government units upang ma-upload ang SAC forms ng mga benepisyaryo ng SAP at para ma-validate ang mga kulang na impormasyon. Naisumite po ba ito ng ating mga concerned LGUs, Yusek? Ayon po sa ating report ay mahigit 97,395 na SAC forms pa ang kinakailangang i-upload ng ating mga LGUs. Habang 154,326
ang bilang naman ng mga benepisaryo na kailangan pang i-validate dahil kulang ang mga impormasyon sa kanilang o na kanilang naisumiti, katulad ng kanilang middle initial at cellphone numbers. Binibigyan pa sila ng isang linggong palugit upang makumpleto ang mga uploading at validation. Tayo po ay umaapila at nakikiusap sa ating mga local government units na agarang aksyonan at isumite ang mga kinakailangang impormasyon at datos ng mga benepisyaryo upang sa gayon ay maproseso natin ang kanilang SAP at sa lalong madaling panahon ay maibigay ang kinakailangan tulong ng ating mga kababayan. Salamat po, Yusek. Glenn, pangalawang katanungan naman mula po kay Chay ng Manila Bulletin. Nagutos po ang Pangulo na i-account ang pondo na nagamit sa COVID-19 response. Ang DSWD ay nakatanggap po ng mahigit 200 billion pesos na pondo para sa SAP. Ano po ang masasabi ng ahensya hinggil dito? Malugod po na tinatanggap ng DSWD ang kautosang ito ng ating Pangulo. Ang kautosan na i-account ang nagamit na pondo para sa COVID-19 response. Ito po ay nararapat lamang para maipakita ang transparency at accountability ng mga ahensyang nagpatupad ng mga programa laban sa pandemya ng COVID-19. Para sa kabuuang implementasyon ng SAP, ang DSWD po ay nabigyan ng total budget na 207.6 billion pesos na kinabibilangan ng 197 billion pesos na nai-release ng DBM noong April 2, April 16 at June 24 at 10.6 billion pesos na galing naman sa realigned budget ng DSWD para suportahan ang kinakailangang budgetary requirements ng programa. Dahil sa malaking pondo na ito, sinigurado natin na mapupunta ang ayuda sa tunay na nangangailangan. Ito po ang dahilan kung bakit masusi ang isinagawa nating validation process. Ang DSWD, katuwang ang ating mga partners sa direct at digital schemes, ay patuloy na nagtutulungan upang maihatid ang ayuda sa mga benepisaryo. Kami po ay nakatuon sa layuning matapos ang pamamahagi ng ayuda at mapagsilbihan ang ating mga mamamayang nangangailangan. Maraming salamat po, Yusek, sa inyo pong kasagutan. Pangatlong tanong, Yusek, ito naman po ay hindi tungkol sa SAP. Pero anong tulong po ang naipaabot ng DSWD sa mga biktima ng naganap na lindol sa Masbate? Unang-una po ay mahalagang malaman natin na ayon sa Republic Act 10121 o ang Philippine Disaster Risk Reduction Management Act of 2010 at sa RA 7160 o ang Local Government Code of 1991, ang ating pong mga LGUs, ang first responders, tuwing oras ng kalamidad. Samantala, ang DSWD bilang isang national government agency ay may mandatong magbigay ng technical and resource augment o technical assistance at resource augmentation sa ating mga LGUs. Sa tulad po ng dati ay mabilis pong nakapagbigay ng augmentation assistance ang DSWD sa pamamagitan po ng ating field office number 5 o sa Kabikulan, nagpahatid po ng tulong sa mga LGUs na naapektuhan ng magnitude 6.6 na lindol sa probinsya ng Masbate noong Agosto 18. Nakapagpahatid din po ang DSWD ng augmentation support tulad ng family food packs at food and non-food items sa mga apektadong lugar. Ito po ay nagkakahalaga ng halos 1 milyong piso. Agad din nagkaloob ng medical at burial assistance sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation sa mga apektadong residente. Kasalukuyan rin na isinasagawa
ang pagbibigay ng tulong sa mga residenteng nasiraan ng kanilang mga tahanan. Patuloy po ang pakikipag-ugnayan ng DSWD sa pamahalaang panlalawigan ng Masbate para sa pagbibigay ng karagdagang tulong upang matiyak na matutugunan ang mga pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Salamat po, Yusek, sa inyo pong kasagutan. Meron din po tayong mga tanong mula sa Facebook, Yusek. Ang una pong katanungan mula kay Leslie Galang ng Tarlac City. Good afternoon po. Nawala po kasi ang SAP form ng tatay ko. Pinapakuha na po kasi sa kanya ang kanyang ayuda sa bangko. Picture na lamang po ng SAC form ang meron. Makukuha po ba niya ang kanyang ayuda gamit lamang ang picture ng kanyang SAC form? Ang aking pong suggestion sa kanya ay pumunta po kayo sa inyong local social welfare and development officer sa City Hall. At kayo po ay humingi ng certified copy ng inyong social amelioration card form. May mga kopya po sila. Ang ating LSWDO ay nasa kanila po ang kopya nito. Kung meron pa po kayong karagdagang katanungan, ay tumawag lang po kayo sa DSWD Field Office 3 sa numerong 045-8961-2143. Salamat po, Yusek. Pangalawang katanungan mula sa Facebook. Mula naman po kay Pai Robles Fetalvero ng Dasmariñas, Cavite. Mamaari daw po ba siyang makakuha ng ayuda? Puro daw po kasi ang sagot ay qualified pero wala naman pong natatanggap o hindi pa siya nabibigyan hanggang sa kasalukuyan. Naabutan daw po siya ng lockdown sa Bicol kaya hindi po siya nakakuha ng SAC form nung nakapagpabahagi ang lokal na pamahalaan. Ang sagot daw po sa kanya ng barangay, kahit daw po butante siya, hindi siya makakakuha ng ayuda. Pabalik-balik na daw po siya doon, Yusek. Para po sa ating kaalaman, ang lokal na pamahalaan po, o yung ating mga LGU, ang tumutukoy at nagsesertipika sa mga pamilya na kwalipikado sa SAP program. Ang aking pong masasabi ay makipag-ugnayan kayo sa inyong LSWDO o sa lokal na pamahalaan kung kayo ay naipabilang sa listahan ng na kanilang naisumite. At kung may karagdagan din po kayong katanungan, ay makipag-ugnayan din sa DSWD Field Office 4A sa numerong 8807-7102. Pangatlong katanungan, Yusek, mula kay Detski Punsalan ng Caloocan City. Ano na po ba ang balita sa second tranche ng SAP dito sa North Caloocan? Nakatanggap kami ng first tranche, ngunit ngayong pangalawang tranche ay wala pa. Lahat ng kasabayan namin nakatanggap na. Halos kami na lang ang hindi pa. Marami pong maaring maging dahilan kung bakit hindi pa kayo nakakatanggap ng second tranche. Nagsasagawa po ang DSWD ng validation at inaalam po namin kung ang mga nabigyan noong first tranche ay kwalipikado o kung sila ba ay nakatanggap ng ayuda mula sa ibang ahensya ng pamahalaan o kung sila ay member ng 4Ps. Kung kayo ay kwalipikado at hindi considered na duplicates, kayo po ay maipabibilang o maipapabilang sa clean list. At kung nasa clean list po kayo, ay makakatanggap kayo ng mensahe mula sa aming financial service providers. Kung wala pa kayong natatanggap na mensahe, maaari na may pagkakaiba sa cellphone number na ginamit nyo na noong nag-register kayo sa Relief Agad at sa inyong SAC form. Sa pagkakataon na yan, ay kinakailangang pumunta sa CSWDO o sa inyong City Social Welfare and Development Officer upang ma-update ang inyong contact details. Muli, kung may karagdagan po kayong katanungan, ay makipag-ugnayan sa DSWD Field Office NCR sa numerong 8733-6279. Para naman po sa mga katanungan, kung kasama kayo sa clean list, bisitahin ang SAP2
sapto.dswd.gov.ph. Ulitin ko po, sapto.dswd.gov.ph. Maaari din kayong tumawag sa hotline numbers ng aming mga field offices na nakapost ngayon sa inyong screen.